kamusta mga kapatid, kapuso, kapamilya, kablagags? Isa na namang edisyon ng aking Funko Pop collection. Today is Saturday, October 3. Hindi ko sure, pero something like that siguro. Anyway, dumating to kahapon. Unboxing ko sana talaga sa inyo. Kaya lang, I was so excited because of this pretty lady over here. Kaya gustong-gusto ko nang ma-check kahapon before ako pumasok sa work. But anyway, tingnan natin. I-unbox natin talaga yung makita natin ang mga details. So, bukod kay Dobie, eto si Madam, ang aking pangalawang top of the collection. Mawala na lahat, wag lang silang dalawa, di ba? So far, sa lahat ng mga Funko Pops ko, eto si Madam, ang pinaka-excited akong addition to my collection. Siyempre, una-una si Dobie, and then eto si Madam, pangalawa. So if I were which two items or two characters I would choose to keep. Ayan, si Madam tsaka si Dobie. Pero over Dobie, syempre si Dobie pa rin. But anyway, I got this on sale sa Best Buy and sa Walmart. Si Madam Ursula, I got her from Walmart for $20. So, for me, okay na yun. Kasi this is a 10-inch Funko Pop. Reasonable price na yun for me. Tapos, eto si Hodor, si Sansa, and si Mulan, I got from Best Buy. Hodor, I got for, I think, $8. Tapos, si Sansa, $5. And then, si Mulan, sa Funko Pop website, they're selling her for $30. Pero, I don't know, for some reason, sa Best Buy, $15 lang siya. So, syempre, sa Best Buy ako kumuha, diba? Yung mga Game of Thrones na Funko Pops, napansin ko, parang nagmura sila. Kasi kahit yung mga naka-throne or yung mga naka-rides, ang mura nila. Hindi ko nga lang mabili kasi ayoko naman na saan ko pa ilalagay, diba? Tsaka okay na sa akin yung isang character, isang Funko lang. Hindi na kailangan ng kung ano-anong idadagdag ko. But anyway, nagtataka lang ako bakit ang mura nila, diba? Siguro dahil ba sa maraming na-disappoint na fans at wala nang interesado sa Game of Thrones. But for me, love ko pa rin siya, diba? So, eto, kinuha ko sila, dinagdag ko. Siyempre, mura lang, diba? So, let's see. Unbox natin and then review natin up close para makita natin yung mga details, ayan. Diba? So, eto si Hodor nang nakabox siya. So, ayan. Oh, Hodor. Holding the door. Hodor holding the door. Ayan siya. Diba? Oh. Ang ganda-ganda. Okay. Oh. I-unbox natin. Okay, so, eto. Si Hodor ang unahin natin. Diba? So, from the movie, from the series, he got his name because all he could remember was the word Hodor. Parang si Groot lang. Lahat ng ala sabihin mo, sasabihin niya lang is Groot. So, siya, Hodor. Kasi, ito ang pinaka movie moment scene niya, di ba? Ayan siya, guys. O, tingnan niyo. Nakasandal siya sa door. Tapos, nakita niyo yung mga kamay-kamay dyan. O, di ba? Yan yung mga, White Walker na humahabol sa kanya. Ayan, oh, may kabila pa. So, may sugat na siya sa mukha. Ayan, kasi na pinoprotektahan niya si Bran, di ba? From the White Walkers. So, ayan. Ang ganda niya, guys. Ang bigat niya. Oh, tingnan natin yung likod. Plain lang yung likod. Pero ito, ang ganda. Di ba? Ang laki. Okay? So, Hodor. Holding the door. Okay, punta tayo sa isa. So, dito tayo kay Sansa. Hindi ko na sana i-unbox eh. Kaya lang unfair naman sa kanya. Baka magsumbong kay Jon Snow. Okay, ito si Sansa Stark. Oh. Ayan, di ba? Halos lahat yung nandyan, meron ako. Joke. Ang ating Queen of the North. Napaka-regal lang dating, 'di ba?
mag i-unbox ko lahat ng ano ko. Game of Thrones, Funko Pops ko. Pagsamahin ko sila. Diba? Tapos tignan natin up close. Ang ganda ng detalye ng damit ni Madam. Yan. So, ito. Okay. Ang aking pinaka-favorite Disney princess, si Mulan. Or Mulan Riding Khan. Nagre-reflect yung ilaw, ano? Pasensya na, nandito ako sa taas. Ayan. Ang sides. Ito ang back. Oh. Ito yung bagong release nila. So, this is Mulan Warrior Mushu. Ito yung Mushu na 10-inch. Tapos, ito si Li Shang. Hindi ko na kinuha si Mushu na 10-inch, although natitempa ko. Kasi, talaga naman size ni Mushu is maliit. So, hindi siya akma sa collection ko. Anyway, unbox natin si Mulan. Okay, so this is Mulan riding her horse. Horse na si Khan. O, diba? Ang ganda. Oh my gosh. Diba? Look at that. Oh. This is her sword. Kung nakikita nyo. Dala-dala niya yung sword niya going off to battle to save her dad and her family to bring honor, diba? Loyal, brave, and true. Oh my goodness, ang galing. Mulan. Galing ng hair niya, oh. Parang lumilipad-lipad pa. So, ayan siya. Okay, eto na ang ating main event, si Madam Ursula. Oh, 'di ba? So, nung nakita ko 'to sa nagbo-browse ako, syempre nakita ko, hindi ako aware na meron pa lang 10-inch na si Ursula, oh, 'di ba? Kaya nung nakita ko, inataranta ako agad. Tapos nakita ko pa na mura. Tapos nakita ko pa na glow in the dark daw siya. Ayan, tingnan niyo, ah. Glows in the dark. O, di ba? Kaya agad binili ko. Ilan na lang? Tatlo na lang yata to. So, anyway, nung dumating siya kahapon, sa sobrang excitement ko, di binuksan ko nga. Kaso, hindi pa madilim. Pinatesting ko kay Bernard kagabi kung talaga nag-glow in the dark siya. And, ayun, tumayang disappointment. Hindi. Sabi nila, yung trident ni Zeus, slightly nag-glow in the dark pero hindi talaga, kahit ipilit mo wala kang makikitang glow. Sana man lang, o kaya yung crown niya, 'di ba? Hindi rin kanya 'yan, ninakaw lang niya kay Zeus, 'di ba? So anyway, tatry ko kung may makita akong ano na paint na pwedeng i-apply para mag-glow siya. Baka kaso iniisip ko baka masira yung ano, but we'll see. Pero ito, si Madam Ursula, kahit na hindi siya nag-glow, masaya pa rin ako kasi ito ang pinaka sa lahat, favorite Disney villain ko. Kung alam nyo lang, kung meron akong pet society noon, tapos they introduced Little Mermaid na team. Nako, yung pet ko, siguro almost 2 months naka-Ursula na damit, di ba, na costume. So anyway, ito ang kanyang box. Tingnan natin. Di ba, galit na galit, Ursula. Ayan. Ayan yung mga kasama niya. Si Ariel na mermaid. Si Ariel na tao. Tapos si Prince Eric. Si Scuttle. Si Chef Louis. Si Ursula. Tapos ito yung 10 inches siya. Diba? Ayan si Madam. Labas na siya. So, tara. I-unbox natin. Okay, ito si Madam, oh, 'di ba? Ang ganda. Oh my god. Oh, ayan ang kanyang trident. Ano naman, parang faded. Ewan ko, ba't ganyan na itsura. Mukhang ano, mukhang rejecto, kaya mura. But anyway, I don't care. Marirepaint ko siya, kung marirepaint ko siya, tingnan mo. Look at that evil smile. Who will not fall in love with that, 'di ba? Ang ganda-ganda niya. Ito ang ano eh, nakakainis pero nakakatuwa, nakakagigil na, nakakaasar. Parang mga ganong feelings, di ba? Ang ganda-ganda ng hikaw niya. Sana man lang yan eh, na ano rin, nag-glow in the dark. At ang kanyang mga tentacles, di ba? Ang ganda ng detalye. My goodness. Thank you so much, Funko Pop. And look at that, di ba?
Who will not say yes to that? Ang ganda ng likod. Oh. Ang lusog-lusog ni Madam, pero ang how do you say? Sensual niya, oh, 'di ba? Look. Ang ilalim, oh, 'di ba? Oh my gosh. My goodness. At saka ang bigat niya, guys. Ang ganda talaga. Keep smiling, my dear Ursula. You will be here with me forever. Okay, so ibalik na natin si Madam. Okay, so that concludes our ganap for today. Isa na namang napakagandang araw for me. Nakuha ko na naman ang happiness ko. So, meron pa akong mga ibang in order eh. But anyway, bakit ba? Ayan na nga lang ang kinapupuntahan ng pera ko eh. Wala nang iba. hindi naman ako masyadong, how do you say, nagpapaloko. Konti lang. Charot. Anyway, thank you for watching. Sana ma-appreciate nyo yung collection ko. And kung meron kayong mga collection, i-share nyo. Makita nyo. Para makita natin. And kung may mga suggestions kayo, let me know. Or kung meron kayong mga pwedeng, ano bang tawag doon? O yun nga, suggestions. Diba? Ang gulo lang. Anyway, thank you for watching, guys. Stay safe. Don't forget to wash your hands, wear your mask, and practice social distancing. Okay, guys. So, tausan naman ang isang edition natin, ang isang araw. Thank you for watching. And if you haven't yet, please click the subscribe button. At saka, don't forget to hit the bell icon para you get notified when we post new videos. Thank you, guys. Stay safe. Stay happy. God bless. Bye. Bye, guys.